guys, welcome back sa ating channel, PMRPJ. At syempre kung bago ka pa lang po sa ating channel, huwag mo kalimutang i-subscribe po ito. And yes, we are back with another inspiring and useful video. In today's video po, is ito pong very timely. So nanahihirapan po ang ating mga kapwa guro sa pagda-download po ng mga files na nakasave po sa Google Drive. Kung naghahanap po tayo ng soft copy sa YouTube, then yung file na yun ay nakalink po sa Google Drive, nakasave sa Google Drive, ay hindi po natin na-download po ng agad-agad kasi hindi natin alam po paano. So yung tutorial po natin is kung paano nyo po ma-download po yung Google Drive file. Okay. So yung Google Drive file po, maaari nyo lang pong i-download siya kapag ang nag-upload po ng file is sinet po yung file na yun sa Google Drive as nakalagay po sa anyone with the link. So kung yung ano po yung file ay naka-open sa public, ayun nga, gamit po yung link, mabubuksan at madadownload po yun. Pero kung hindi po nakalagay po doon, hindi po yun madadownload. Simulan po natin. So nandito po tayo sa YouTube. So itatype po natin ang gusto natin i-download. So let's say Homeroom Guidance Monitoring Tool. Okay, ito po natin yung pili po kung ano gusto nyo. So ayun, pero po click po natin yan sa Homeroom Guidance Monitoring Tool. Dahil sabi doon meron na soft copy. Tayo lang po natin mag-load. Ayan, i-load. So dito po sa kung dito po kayo nanonood po kayo ng YouTube sa laptop, ito po yung gagawin niyo po. Dito po sa show more para makita natin yung kung saan nakalagay yung link. Okay. So ayun po ang link. Click po natin 'yan. So, si Team RPJ po, ang mga link po niya is downloadable. Only that po, baka hindi niyo po alam kung paano siya i-download. So, pag na-click niyo na po yung link, ganito po yung lalabas. Usually po, wala kayong makikitang download button dyan. Ay po, wala kayong makikita. Hintayin lang po natin na mag-load totally po yung Excel copy. Dapat po ito, maliwanag po yan. Clear na po yan. Ayan. Ayan, clear na. So, pag nandito na po tayo, i-click nyo lang po itong file. Okay? Pag ang isang file po ay nakalagay po sa anyone with the link can access the file, dito po tayo sa file. Itong file po na ito, sa upper left corner, i-click po natin yan, then punta po kayo doon sa download. Okay, tapos punta po kayo dito sa Microsoft Excel. Ayan. So nagda-download na po yan. Ayan, tapos na. Try natin mag-lumabas dyan sa ano. Ayan, download siya. Downloaded na. Try natin matapos. Ayan, tapos na. So, open lang po natin yan para makita kung na-download mo talaga.
binuksan po natin, nasa download na po siya na section. Ibig sabihin po nasa laptop na po natin yung file. Para ma-edit po natin, magawa po natin yung gusto natin gawin dito sa Home Room Guidance Classroom Observation Tool. I-enable lang po natin yung editing. Kung napapansin niyo po, meron na tayong file. Na-download nyo na po yung file. Tapos, para i-check kung gumagana. Sure po kung gumagana yan. So, double check natin. Bulahin po natin itong isang mark. Ayan, ikita nyo po gumagana. So, ibig sabihin, na-download na po natin siya. Ano po, and as is, wala pong nagilaw sa file. Kung ano po yung nandun sa link, as is po siya. Intact po yung file. So, ganun lang po. Da-download po ng file sa Google Drive just in case hindi nyo po alam. Kasi marami po ang nagtatanong every time po naman maglalagay po tayo ng file na merong downloadable na file. So, ganun lang po ang gagawin. So, again po, ulitin po natin. Once na po nahanap nyo na po yung video na kung saan naka-link po yung downloadable file, puntahan nyo lang po dito sa file. Click nyo po yan. Then, punta po kayo sa download. Piliin nyo po ang kung anong klase siyang format. Since Microsoft siya, so Microsoft ang pipiliin po natin. Depende kung ano po yung klase ng file na in-upload ni uploader. Okay po. So, dito ko na po tinatapos ang aking video. Again po, kung bago ka pa lang po sa aking channel, huwag mong kalimutan i-like, share, and subscribe po ang aking channel. Thank you for watching.